tapusin ko lang itong statement ni Vice President Robredo. In fact, sabi niya, binibigyan pa nga tayo, hindi dapat masamain yung mga reports. Sabi niya, sa katotohanan, binibigyan pa nga tayo ng opportunity na sumagot, na magpaliwanag, na maging transparent sa systems and processes natin. So, when these reports and audits come, we must respond. Kaya sabi niya, kapag ka lumabas itong mga report na ito at audit, dapat tayong sumagot. Kasi we owe it hindi lang sa COA. Oh, pananagutan niyo yan, hindi lang sa COA. Pero mas importante, sa taong bayan. Yan ang sabi niya, no? Ni Vice President Lenny Robredo. Kasi nga, accountable kayo eh. Di ba? Oh. At iminumong kahi ni Vice President Lenny Robredo dito sa mga state auditor na ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Ha? At siya'y nananawagan sa mga ahensya ng gobyerno na tugunan yung mga sinita, ha, na proseso nila sa kanilang opisina. Sabi niya, kung ang trabaho ng COA ilatag ang mga audit reports para siguruhing walang halagang napupunta sa di dapat kalagyan, ang tungkuling hinihingi naman sa government agencies ang magpaliwanag, ang tumugon, at bigyang linaw ang mga tanong. Yan po, mga kaibigan. Alam naman ninyo, dyan sa audit, sino ba ang takot dyan? Takot sila ngayon sa audit, di ba? Oh, pero si Vice President Lenny Robredo, bakit hindi takot? Kasi po, pangatlong taon na niya, sunod-sunod na taon. Tatlong sunod-sunod na taon, ang Office of the Vice President lamang ang tumanggap ng pinakamataas na audit rating mula sa COA. Ha? At yan ay lumabas noong June, itong nakaraang Hunyo, mga kaibigan. Pwera pa yung dalawang nakaraang taon. Pangatlo ito eh. Siya yung may pinakamataas na rating. Kaya galit sila kay Vice President Robredo eh. Ha? Kasi gusto nila lahat ng opisyal ng gobyerno merong ginagawa, ha? Para hindi ibibisto yung para walang magbibisto. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Kung matino ka, pumasok ka sa custom, empleyado, din dami nyo doon, may mga kasama kang empleyado ron. At nalaman na nitong mga kasama mo na hindi ka nakikisali sa kanila, hindi mo ginagawa yung ginagawa nila, anong gagawin itong mga ito? Mag-uusap-usap yan, magsasabuatan yan para laban sa'yo. Ha? Pag-iisipan ka kung paano ka wawarakin. Ha? Paano ka sisiraan, mga kaibigan? Bakit? Kasi panganib ka sa ginagawa nila. Ganyan din. Kaya nila ginagawa yan kay Vice President Lenny Robredo. Ganon din kay Trillanes, di ba? Oh, kaya pa na yung mura nila kasi wala silang makita eh, mga kaibigan eh. Oh, di ba? Walang mantsa eh. Yun ang gagawin sa'yo. Kaya hindi nakakapagtaka eh. Oh, hindi ho ba, mga kaibigan? Gusto nila makisali ka eh. Kasi pag hindi ka kasali, panganib ka. O kaya nga, tinesting nila, di ba? Ilagay natin sa pwesto, bigyan natin ng pwesto, tignan natin kung makikisali ito. Hindi, pag-upo pa lang ni Vice President Lenny Robredo, hindi pa nakakaupo eh. Pumasok na sa opisina, akin na yung mga records na ganito. Na alam nila, makikita yung mga diferensya, abay, siniraan eh. Kinakalaban daw ang gobyerno.
Sus Mariosip ng mga tao ito, mabubuko eh, di ba? Palilitawin, sinisiraan mo raw yung gobyerno. Eh sino ba sumisira sa inyo? Kayo yung sumira eh. Kayo yung inaudit oh. Mga kaibigan, kayo yung dapat magsumagot eh. Oh, di ba? O tapos sisiraan ninyo yung COA. At yan ang tanda ninyo. Itong nakita ninyo ngayon, kapag gumagawa kayo ng tama, kakampi mo ang taong bayan. Oh, maliban sa troll. Troll lang yan eh. Hindi naman mga totoong tao yan eh. Magpapakilala dyan, isa lang. Tapos lahat nung nagko-comment dyan, hindi na totoo yun. Mga fake account yun. Hindi na mga totoo. Gamit yun para, eh kaya siguro maraming hindi maipaliwanag ang PCO eh. Yung opisina ni Andanar. At yung mga agency na nasa ilalim ng kanyang opisina. Di ba? Mayat maya yan, ha? Pinaplag yan. Mayat maya yan, sinisita ng COA yan. Taon-taon na lang. Simulan mo dun sa ASEAN. Yung ginawang ASEAN dito na pondo, ang laki nun, hindi na naipaliwanag yun, mga kaibigan. Ang mahirap pa ito, yung mga kumita na yan, ang immediate na dapat gawin dyan, di ba? Ilabas nga sal-in ito, kumuha nga tayo ng kopya ng sal-in, para makita natin kung naganap yung pagbili ng face mask nitong si Lau. Laulaw, ha? Si Christopher Laulaw. Eh, mga kaibigan eh, tignan natin kung hindi lumaki, hindi nadagdagan yung kanyang statement of assets and liabilities. Kaya importante yung sal-in eh. Tutugma eh. Eh ngayon, wala kang pagtutugmaan. Ilalabas niya ba yon? Sige nga, kahit sumagot ka pa, sumagot na eh, di ba? Siyempre, kakaila niya. Alam nga namang aminin niyang kumita siya, di ba? Eh, pero kung ano ang pinaka matibay na pruweba na wala? O labas mo, sal-in mo. Di ba? Labas nyo, sal-in nyo. Mag-a-apply ka pa sa ombudsman. Eh, ikaw yung dapat na kasuhan ng ombudsman. Hindi ba? Oh, mga kaibigan, eh, kinakamada pala nilang maging ombudsman ito. Bakit? Para maging bantay nila. Di ba? Para walang maipile na kaso. Ito si Martires, kahit ano sabihin nito na ganun-ganito, antayin nyo, hindi na kami, wala nang naniniwala sa iyo. Dahil pinagbawal mo na nga yung sal-in eh. Ano pa asahan sa iyo ng tao? Investigation. Nung hindi pa bawal yan sa, hindi mo pa pinagbabawal na maglabas ng sal-in, ng kopya ng sal-in, hindi mo naman naimbestigahan yung mga dating katiwalian na eh. Katiwalian sa Department of Tourism, nasan? May nakasuhan ba kayo? Meron ka bang inimbestigahan? Wala naman eh. Oh. Eh ngayon kasi, naipapaliwanag natin araw-araw sa mga nakaraan, ang ombudsman ay merong kapangyarihan na kung tawagin ay motto proprio. Ha? Ano yun? Yung on their own, pwede silang mag-initiate ng investigation kahit walang complaint. Anong pinag-aarte mong antayin yung official? Hindi. Eh, labas mo lang yung dokumento eh. Nag-i-initiate ka. Ano yan? Nakaupo ka lang dyan? Uupo na lang kayo? Kaya hindi na naniniwala. Ang trabaho mo talaga dyan, protektahan yung mga katiwalian. Yun ang talagang trabaho, mga kaibigan. Pero yung mag-initiate ng investigation o mag-imbestiga sa mga corruption ngayon, wala. Kung sana eh, ginagampanan nila yun eh. Edi inaimbestigahan na yung iba. Tapos pag may gumaganap ng kanilang constitutional mandate, abay, ano raw? Ha? Kinu-question nila eh. Di ba? At sinasabing hindi totoo eh. Oh, mga wala naman sila maipakitang ebidensya. Kaya nga sila sinita, walang dokumento. Oh, ba't di nyo ngayon labas yung dokumento? Di ba? Yun ang pagkakataon ninyo. Yung sinasabi ni Vice President Lenny Robredo eh. Eh di, sagutin ninyo. Binibigyan naman kayo ng pagkakataon eh. Oh, na para mapatunayan ninyo na mali yung resulta ng isinagawang audit. Oh, mga kaibigan, hindi ho ba?
Eto pa, may balita na itong si Manny Villar ay kuano, baka mapasama yung ano ba yan, yung all day ba yan? Yung kanyang negosyo na mahigit 30 yan, ha? Sa IPO, initial public offering. Ibig sabihin, mapapasama yan doon sa stock market, di ba? Oh, mga kaibigan, ito, nakababahalang balita ito eh. Ang layunin na i-IPO ito, para daw makabayad doon sa mga naging utang, ha, nito sa negosyo. Yung inutang dyan, pera ng publiko. Pagkatapos itong public offering, bibili ka ng share mo dyan. So, yung utang niya, ang gusto niyang kunin ng pambayad sa publiko rin. Ito. Mag-ingat kayo sa kwan, sa mga ganyan na IPO. Ang pinaka-importante raw dyan, ayon sa nakausap natin, kailangan yan, alam mo kung sino yung mga bumibili, ha, ng sapi. Oh, alam mo dapat yung mga nag-i-invest dyan kung sino. Transparent. Bakit? Kasi may posibilidad na yung mga pumapasok sa public offering, merong itinatagong lihim na pakay. Ha? May pakay na iba. Oh, mga kaibigan. Alam nyo, pagkakurap ang gobyerno, pansinin nyo, napansin ko to nung administrasyon ni Gloria, na pagkatapos ng kanyang administrasyon, merong negosyante na biglang naglakihan ng kayamanan. May ilang negosyanteng ganun, nagkaroon ng kayamanan. Ha? Na hindi mo alam kung saan nanggaling. Palibasa, dati silang negosyante pero hindi namang gaanong mabilis ang paglaki. Kaya lang, nung pagkatapos ni Gloria, biglang-biglang paglaki. Hindi natin alam kung pwedeng gamitin yan para yung ibang mga merong nakulimbat. Ha? Kunyari, i-invest dyan. Di ba? I-invest nila dyan. Ibig sabihin, yung pagsali sa IPO, para gamiting taguan ng mga nadugas na kwarta sa gobyerno. Kasi mahigpit na yata ang Panama. Ha? Balita, marami ng blacklist dun eh. Ha? Mga kaibigan, sa British Virgin Island, marami, mahigpit na at may mga pangalan ng blacklisted dyan. Ha? Kaya gumagawa sila ng mga paraan paano nila itatago yung kanilang kayamanan at may mga tao na ang gustong maging trabaho, tagapagtago ng nakulimbat ng iba. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kaysarap kumain ng rice pero can't afford the price. Kanit gulay at fish, gasolina dili mga piso'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong
tonight. Kawatan ng mga